Ako po si Father Dion ng Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay 14 ng Agosto at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Maximilian Kolbe, Pare at Martir. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. At nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Maximilian Kolbe, isang pari at martir. At sa mabuting balita, hinulaan ni Jesus ang kanyang sariling paghihirap at kamatayan sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila ang mga paghihirap na naghihintay sa kanya sa Jerusalem, isang paglalagbay na magdadala sa kanya sa krus. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kalungkutan ang ating Panginoon. Ngunit buong pagsang-ayon niyang tinanggap ang landas ng sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ganito rin ang nauunawaan ni San Maximilian Kolbe ang kahalagahan ng pag-aalay. Bilang isang pare, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa gitna ng mga karumal-dumal na nangyayari sa Auschwitz noong 2 pangdaigdig, ipinakita ni San Maximilian Kolbe ang kahanga-hangang tapang at pag-ibig ng isang kapwa niyang bilanggo. Ang hinatulan ng kamatayan, inialay niya ang kanyang sarili bilang kapalit. Inihayag niya ang kanyang pagpasyang tanggapin ang hatol ng kamatayan para sa isang kapwa bilanggo. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig at sakripisyo ni San Maximilian Kolbe ay nagpapahayag ng mga salita ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 15 verse 13 na nagsasabi, walang pag-ibig na hihigit pa dito ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Bilang kasapi ng hukbong katihan ng Pilipinas, tinatawag tayo sa isang natatanging bukasyon sa paglilingkod at sakripisyo. Araw-araw, inilalagay ninyo ang inyong buhay sa peligro upang protektahan at ipagtanggol ang ating bansa, ang ating mga mamamayan at mga values at principles na ating pinahahalagahan. Hinaharap ninyo ang mga pagsubok at peligro at tinataglay ninyo ang bigat ng responsibilidad na may dangal at dedikasyon. Sa yapak ni San Maximilian Kolbe, inaanyayahan ko kayong magbaliktanaw sa tunay na kahulugan ng inyong paglilingkod. Ito ay hindi lamang isang profesyon o tungkulin, kundi isang marangal na pagtawag na yakapin ang diwa ng sakripisyo tulad ni Jesus na kusang loob na pinapasa ng kanyang krus. Tinatawag tayong yakapin ang ating sariling mga krus, anuman ang mga ito, alang-alang sa kapakanan ng iba. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon na inyong kinakaharap, alalahanin ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kapiling ninyo ang Panginoon. Kasama ninyo ang Panginoon na nagbibigay sa inyo ng kanyang biyaya at lakas. Hanapin natin ang kaluwagan at kapanatagan sa panalangin, sa mga sakramento at sa suporta ng inyong kapwa sundalo. Lumingap tayo sa panghihikayat ni San Maximilian Kolbe na mula sa kanyang kinalalagyan sa langit, patuloy na nagbibigay inspirasyon
at patnubay sa atin. Sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Maximilian Kolbe, palakasin natin ang ating pangako sa walang pag-iimbot na paglilingkod at sacrificial na pag-ibig. Naway maging inspirasyon sa atin ang kanyang halimbawa upang harapin ang ating sariling mga hamon na may tapang, at naway ipanalangin niya tayo sa harapan ng Diyos upang makahanap tayo ng lakas upang magampanan ang ating mga tungkulin na may dangal, integridad at malasakit. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong paglilingkod sa ating minamahal na bayan, at naway patnubayan at protektahan kayo ng panalangin ni San Maximilian Kolbe. Amen. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan, kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.